Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po sino sa kanilang isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Attorney Abby? Anong pangalan niya? Full name? Parang ginagawa tayong pangarito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal laws, Section 11, paragraph C of our rules. For 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. Earlier, sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions lahat na pipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung ano yung articles of incorporation being the corporate secretary. Sabi mo, ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? So, sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Si Attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina. Tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po permahan. Ano ang pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po iba sila. Na ngayon? Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ikaw na ngayon ang nag-contact sa kanila? Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Si... Sabi mo, yun naman sila ng Lucky South para samahan ka. Sabi ng lawyer eh. Tawagin mo ng lawyer mo. Ginawa ko lahat kayo, puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko, sino nag-engage ng services nila eh? Yep, happy to identify yourself again, attorney. Good morning, good afternoon, Your Honor. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NFC Miralles, Your Honor. Yes. So, why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Ms. Baterna. And who? To assist Ms. Baterna? Yes. Who in your office told you to assist Ms. Baterna? Our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Miralles. Yes, Your Honor. I've heard also that it, again, in law office nyo, ang pang N? NFC Miralles Law Office, Your Honor. Is it true? Yung law firm nyo rin na nagpa-quash ng search warrant na in-issue for, ano? Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS-99 at proceedings, Your Honor, at San Fernando, Pampanga. Yeah. Nung nag-apply ng search warrant, pinakwash? Yung warrant? Let me clarify, Your Honor. Their law firm has submitted to the Honorable Court a motion to quash the search warrant that we have, that has been issued to us and that we have implemented. So that's still pending, Your Honor. The search warrant against Boga et al. Boga et al, the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honor. So, Boga et al is also your client? As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Ms. Baterna who... si Ms. Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of
Lucky South 99 and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po. So, sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Since that is Your Honor's... So si ano, Mr. Chairman, may interject. Just one question in relation Ronaldine, to what Wait, Congressman, ano? Ronaldine Baterna, you coordinated with them. Ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Diba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ka nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado, but now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So, ngayon, sino? Sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung nag... Ano. Pero kanina sinabi mo, hindi ka eh, di ba? Mr. Chair, walang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate. But now sinasabi nila na sila ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila. And I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po, nung... Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina, sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw ang corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now, suddenly, eto, ikaw. Pumunta ka sa isang law firm. Ikaw ang nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Well, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po sino sa nga? Isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Attorney Abby? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para doon ang po. Ang tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pinagluloko mo kami dito. Hindi po. Di ba po ako po yung corporate sec? Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Sino parang, tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm? Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaldine Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam, hindi ikaw. Sinanong namin ngayon lawyer mo, ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila, ikaw. Tinatanong kita kanina, dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to, pinipirma ka lang, tinatanong ko sa iyo, wala inamin mo na ngayon, ikaw nag-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Mr. Chair, mayroon lang akong tanong in relation. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Mr. Chair. So Congressman Abante, then Congressman Pacho. Okay, go ahead. I would like to ask the lawyer,
Ilang taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation? Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the? The raid. The raid? Yes. When was that? This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Congresswoman Pancho, please. Nag-agree po ako kay Congressman Abante, no? Parang ginagawa tayong tangarito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? Magkano po yung fee niyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo niyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin, which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw po akong pirmahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So, kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So, pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Diba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So, binago nyo, binaliktad nyo. Yan po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. And she thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. Oh, sige, what's the... Realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees at ginamit lamang sila out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the four. For the three. Hindi pa kasama si Ms. Miss. Kasama yun kasi corporate secretary siya. For the four. Oo. Out of my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the three personalities. But I think Miss Ronaline Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling eh, kanina pa eh. And she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now. And this woman is really may alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe, kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chair? Congressman Ako, please. May know the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt first yung si Ronaline and then the three incorporators. Then he withdrew it just a while ago. So now the parliamentary status is that was already withdrawn. So if we will show compassion to Ronaline Paterna, it's up to the body. So, Mr. Chairman, we decide. Yes, Congressman. Mr. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Paterna, but I hold it because we give her a chance now.
to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog po natin. So, alam niya na. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaline Baterna, Baterna under Section 11. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaline Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So, the penalty. Congressman Pabuano. The privilege to Chairman Congressman Acop. Please. You will recognize Chairman Acop. Congressman. Regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaline being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, said motion is now approved. Okay, so hindi kami masaya. Akala nyo masaya kami sa ginagawa namin. Nahirapan po kami. Trabaho namin to and we have to do our job. Hindi kayo nakikicooperate. Please, tulungan po natin ang ating bansa.